Hello, hello, hello mga kapamilya at PBB community! Grabe ang bilis! Friday na naman, isang linggo na naman ang napagtagumpayan natin. Kaya deserve natin this weekend na mag-relax, manood at makichika sa mga latest happenings sa hashtag PBB Kumu Love Yourself. Welcome to the Pinoy Big Brother Kumu Litan Show. At talaga naman ang kasama ko ngayon, akala mo Monday kasi naka-red, Mom Shima. Yes, ang atin namang very beautiful and very, very always elegant Ate V. Ayan, nakanina naman na panood natin sa Showtime. Pero hello mga kapamilya, patuloy ngang pinapakita, patuloy talagang pinapakitang sa ating mga celebrity housemate ang kanilang pagiging competitive. Talagang yung pagiging competitive side nila patuloy talaga dito sa kanilang Pinoy Big Brother game sa loob ng bahay ni Kuya, dahil dito mas umiinit at lalong nagiging exciting ang labanan sa loob ng bahay ni Kuya. Kahit tayo, nag-init na rin tayo. Diba, totoo, TV? Grabe. So game 1, green team ang nanalo, ang biga team. Game 2, kahit medyo nanalo ang Phenomenal Altos, kapag tinotal ang points, ang green team pa rin, ang team ni Benedict's, ang leading pa rin. So let's see kung ano mangyayari sa ating game 3. Pero syempre, Mom Shimels, gusto lang natin i-share sa lahat kasi kahapon nag-announce tayo ng isa sa mga winners ng house guest campaign ay dapat makakasama natin today. But unfortunately, busy siya sa kanyang exam. So hopefully next week ay maayos na ang schedule at makasama natin siya. At sa lahat ng mga nag-exam this week or next week, kaya nyo yan, laban! Laban-laban. Yes, tama ka dyan. Pero oras na para ipakita ninyo ang inyong all-out support para sa ating mga nominated housemates na sina Benedict, Chi, Ian, at Katie, dahil nagsimula na ang 48-hour vote all you can power sa Kumu. Andyan rin ang only voting sa text para sa Smart Sun, Talk and Text, and Globe subscribers. To find out more, panoorin ninyo ito. Sino kina Benedicts, Chi, Ian, KD? Ang gusto mo pang i-save at sino ang gusto mo nang i-evict mula sa bahay ni Kuya? To vote, text BBS, name of housemate, and send to 2366 or send virtual gifts to save on Kumu para sa gusto mo pang maging parte ng community. BBE, name of housemate, to 2366 or send virtual gifts to evict naman para sa gusto mo nang lumabas ng bahay ni Kuya. Pinoy Big Brother Celebrity Edition! Yes, tuloy-tuloy lang ang inyong pagboto para sa nominadong housemate na para sa inyo deserve pang magstay. At papaalala lang natin, kung kayo ay bumoto dito sa Kumu, ang inyong one vote to save or one vote to evict is equal to 10 votes. Kaya naman, show your support para sa housemate na para sa inyo dapat pang lumaban at manatili sa loob ng bahay. Correct, Ate Beat. Ang ganda ng ating background na music. No, Pasko na, Pasko na talaga. Ito na ba yung... Nabi-feel mo na ba ang Christmas, Ate V? I love it. Exciting. Nagtayo kami ng Christmas tree nitong isang araw lang. Kayo, may Christmas tree na kayo? Hindi kami nagtayo dito kasi sa Mindoro kami magki-Christmas. Yes. Oo. Wait, so dahil hindi kayo dyan magkapasko, walang tree? Ayaw niya mag-tree dyan? Kahit na wala, yung Christmas plants lang. Actually, hindi, ay, wala, parang hindi na Ate Vicky. Kasi parang baka mag-arrange na naman. Parang sabi ko, wag na lang dito mag-effort. Doon na lang tayo sa Mindoro. Pero nag-gumawa na sila na doon ng Christmas tree. Ayan na nga, pero maiba tayo sa Christmas tree, Ate B. Pwede rin tumulong ang community sa housemates by sending their virtual gifts, dahil mamaya ha, magkakaroon ulit ng PBB Kumusikahan drumming between 7 p.m. to 9 p.m. Magpaula na kayo dyan ng mga virtual gifts, dahil bawat bagsak ninyo ng diamond ay katumbas ng pagkain pwedeng maging handa ni Madam Inut sa kanyang birthday bukas. Exciting, di ba? Yes! Advanced happy birthday kay Madam Inut. And speaking of community power nga, syempre, meron ding kapangyarihan ng ating community na umakyat dito sa ating stream at maging co-host dito sa Kumulitan Show. Sino nga ba siya? Siyempre, kung sino man ang ating top gifter of the episode or kung sino ang magbaksak ng pinakamadaming virtual gifts sa buong show, mamaya ay makakaakyat.
Correct. Kaya naman, Ate B. Eto naman, kung gusto nyong masilip, hindi ko alam kung nakita ng ating mga kapamilya to kahapon eh. Di ba masaya tayo sa episode? Bigla nakita natin yung pasilip ng episode today. Nako, talagang i-ready na natin ang ating mga puso. Eto ang isang patikim. Please watch this. Ngayong gabi, I see my body differently. When I look in the mirror, I feel disgusted. Bahagi ninyo ang mga sumisimbolo ng inyong mga tagumpay. Dahil dito, nakapag-provide ako para sa pamilya. Tinitignan ko yung mga achievement nyo. Sabi ko, bakit ba ako nandito? Nakalimut ako, sila pala yung tropeyo. It's my first ever song. It's about a girl. I was just one of many boys to fall in love with her. Now, she's just one of many girls to like me. Pinoy Big Brother Celebrity Edition. Ayan na nga. Gusto ko yung pagka-seven. Gusto pagka-social talaga yung ating mga naririnig-rinig sa gilid na Ate B. Grabe naman yung teaser ngayon, Ate B. Talagang hindi ko naman makayanan pa. Pero ito na nga, community, anong masasabi niyo sa pinagdadaanan ni Alexa? Share your thoughts by using our official hashtag today, hashtag PBB Kumu Love Yourself. Oo, grabe, alam mo, itong season na to ng PBB, ang dami na nating natutunan kahit na halos wala pa tayong 2 months ba ng pagsubaybay yes, sa mga housemates. Naliwanagan tayo kung ano ba yung anxiety, kung ano ba yung ADHD. Ngayon naman may bago na naman tayong matututunan. So sana sa lahat ng mga nanunood ay maliwanagan tayong lahat sa kung ano man ito. And ayan na nga, nire-ready na natin ang ating puso para sa episode. Alam mo yun, bilang momshi, lalo na tayo, yes, babae pareho mga anak natin. So ito ay malaman isang bagay na pinagdadaanan talaga ng mga kabataang babae. At saka ito pala ay may tawag, katawagan pala dito at meron pala, parang na-address pala talaga ito, meron pala talagang ganito. So hindi na ba tayo mag-worry na feeling mo ikaw lang, di ba? Ang nangyayari siya at pwedeng gawan ng solusyon, pwedeng matulungan ang mga kabataang dumadaan dito. Kasi hindi lang siya pambabae, pero panlalaki din. Kaya naman, sabay-sabay na tayong sumutok sa Kapamilya Online Live, Kapamilya Channel A to Z, I Want TFC, dito sa PBB. Let's go! And ending na lang ko ano. Gusto ko yung nangkuan. Nangkuan. Hindi nyo nga nalaman eh. Lagi nilang forever secret yung aking gusto. Ayan na. Grabe talaga tong swimming na to ni Kuya. Hindi ako mga get over. Ano po naman yan nakukuha sa mga 2 days to one night, yung mga Korean variety show. I-share natin ang audio ng ating episode. Are you there? Wala pa, Ate B. Wala pa nag-share.
Iba naman yung t-shirt ni Tony G today. When you... ay may kapangyarihan na suportahan ng mga nominado ngayong when you fall five times. Sino nagsabi niyan? Hindi ko alam ate din. Kaya ipadama na ang inyong suporta sa ating mga housemates. Samantala, pakinggan muna natin ang mas malalim na kwento ni Alexa na nakilala natin siya bilang housemate na may malakas na karakter sa bahay ni Kuya. Ngunit ano nga ba ang kanyang pinagdaraanan na may kinalaman sa proseso ng pagmamahal sa sarili? Ang buong kwento, narito panoorin natin lahat. Sa pagpasok pa lang ng bahay ni Alexa, isang confident at malakas na personalidad ang agad na nakita sa kanya ng housemates. Pero sa unang pagkakataon na siya ay mapabilang sa mga nominado, ilang mga saloobin tungkol sa sarili ang unti-unti niyang ibinahagi sa mga kasama. All my life, lalo na growing up in the industry, all I've been hearing is ang taba mo, magpapayat ka, wala kang project kasi mataba ka. That's stuck in my head forever. Kahit si Justin Bieber pa magsabi sa akin na ang ganda-ganda ko, at na ang ganda ng katawan ko, hindi ko siya kayang paniwalaan. Like, natry ko nang hindi kumain ng 4 days, lahat. So, I know that's not okay. I need help. At dahil sa mga saloobing ito, ginustong kausapin ni Alexa ang resident psychologist ng bahay na si Doc Randy. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, naging emosyonal si Alexa. Thank you for the time kay Doc. And sabi ho niya, he maybe diagnosing me with major depressive disorder caused by body dysmorphia. I see myself differently than how it looks. So, when I look in the mirror, I feel disgusted. I despise the person I see in the mirror. Ngayon mo lang ba naramdaman ito? Dati pa po, kuya. I just never got to talk to anyone. I just never got the help that I need. So now I know ito pala yun. I've been in the industry for more than half of my life. Starting as a kid, I was never the thin type. My body type was really different from all the other girls. That made me hate myself. I tried all kinds of diets and workouts, everything. I've been told so many things like hindi ka kinukuha sa ganitong show kasi mataba ka, kayo ng love team mo, mukha kayong number 10, ikaw yung 0. So maybe just having had to go through that for so long led to this. Kuya, honestly, it sounds so petty and I feel like a hypocrite feeling this way. And I hate telling people that I feel this way. It's like a wound in my heart that never heals. And when you touch it, you can feel how painful it is. Alexa, huwag mong maliitin yung nararamdaman mo. Ikinalulungkot ko yung pinagdadaanan mo. Huwag mong isipin na hindi nila kayang maintindihan. Don't count your housemates out. Gagawin mo naman ito at your own time. Salamat po. Wala nga naman. Salamat sa pag-open up sa akin. Grabe naman. Hello mga kapamilya.
Hello, Kapamilya Online Live. I wish na pwede kaming magdiwang ni Melay at masayang-masaya namin kayong mahe-hello dito sa Kapamilya Online Live. Pero ang bigat nung narinig natin. Grabe. Andito na ngayong luha na naman natin. O, pag ano na naman siya. Hindi ko na naman nalaman. Pero ang palunok na naman. Ay! Ayun si Carmen. Si, si Lucia. Oh, I think si sinabi natin to kanina na bilang mga momshi na mga babae din. Ang bigat marinig yung ganun. Kasi pagtanda ng mga anak natin or ng mga kapatid nating maliliit, na, makakarinig din sila ng mga ganyan, artista man o hindi. Diba? Sa mga school, ganyan din. So, yes. Sobrang importanteng leksyon yung tinuro ni Alexa na parang yung mga simpleng biro na akala natin ay biro lang or panunukso lang, ang laki ng pwedeng maging epekto sa isang tao. And tulad din ng sinabi natin kanina, diba? Ilang linggo pa lang ang mga housemates natin sa bahay ni Kuya. Ang dami na nating natutunan, ang anxiety natutunan natin kay KD, yung ADHD, kay Albie, at ngayon naman ang tinatawag pala na body dysmorphia. Na yes, ito pala yun. Matapang na hinaharap ni Alexa. Kahit si Justin Bieber daw magsabi sa kanya ng maganda siya, sexy siya, hindi siya maniwala. May ganun din naman ako. Charing lang, hindi naman. I mean, pero siguro aside din sa yung, kung wala tayong magandang sabihin sa kapwa natin, huwag na natin sabihin. Siguro, hindi natin may iwasan talaga yan, lalo na sa mundong ito. Na lalo na sa online world na marami talaga silang masasabi kahit wala naman silang alam sa totoong buhay. Diba? So, ang kailangan natin gawin na hindi tayo nag-iisa pala. May ganyan din pala na artista. O, may ganyan ako, may ganyan din ako, may ganyan din bang normal na tao. So, i-deal na lang natin to na with prayer, i-deal natin to na mag-open up sa magulang. Ito, nakapag-open up si Alex sa kanyang brother. Nang hindi pala niya to, ayaw pala niyang pag-usapan, di ba, Ate D? Sabi yes. Niya? Ang ganda nung sinabi ni Alexa actually na willing siya. Kasi alam ko, sa ganito, yun yung first step eh. Willing ka at alam mo na kailangan mo ng tulong. So, yun talaga yung step number one. So, kung may kilala tayong ganito, imbis na ma-judge natin sila sa pinagdadaanan nila, tulungan natin sila na makakuha nga ng professional help. Si Kuya kanina, flinash niya yung number na pwedeng tawagan kung may gustong makausap. Importante talaga. At hindi lang yung, kasi diba si Alexis nasabi niya, lagi niya naririnig dati, mataba. Sa kabaliktaran, at ang na-experience ko naman, pati pag sobrang payat, kinukutsa din. Mapayat mo naman. Oo, mukha kang tikling. Alam mo yun, yung dito talaga sa Pilipinas, ang daming mga, even pag maisip, ang daming pwedeng sabihin talaga ng tao. And tulad ng sinabi diba? Mo, oo, lahat, ang diba, daming. Diba, Ah, sorry, Ate B. Sige, Ate B. Hindi kasi nung kagaya ng sinabi nung kwan, 'di ba? Yung kayo sinabi ng yung ipis, 'di ba? Yung mga may meme ng ipis tapos yung may nagsabi na yuck, ipis. Sabi ng ipis, wow, yang-yang naman ako sa iyo. Parang ganoon din. Tapos pinag-ipis, wow, yang-yang naman ako sa iyo. Tapos i-deal na lang natin ito na with life. Kasi ako naman, hindi ko rin talaga na-experience na masabihan ng kuwan. Ngayon lang na nasabihan ng kahit ko. Ate B, lagi ako nakakakuha ng gano'n na support na maganda. Pero, lalo na sa mga teens, Ate B, na nanonood sa atin ngayon, na kailangan nyo talagang mag-open up sa mga magulang, sa mga friends ninyo. At speaking of teens, Ate B, mga aspiring teen housemates, may pagkakataon kayong humabol! Yes! Para sa chance na maging isa sa kabataang Pinoy na papasok sa bahay ni Kuya, simple lang ang kailangan nyo gawin. Step 1, mag-download ng Kumu at mag-post at mag-record sa inyong audition gamit ang Kumu Clips. Step 2, post your audition video sa Kumu Timeline gamit ang hashtag PBDKumuTeens. Share your audition video sa iba pang social media platforms na meron kayo at huwag kalimutan ang ating official hashtag na hashtag PBBKumuTeens. And pinakalast na step is fill out the parental consent form sa forms.abs-cbn.com KumuTeens hashtag PBBKumuTeens. Kasi nga, kailangan talaga ng guidance, di ba? Ate B? Yes, or pwede rin guardian kung walang parent na pwedeng mag-sign nung consent form. Ito na ang ating hashtag. Nga for today ay oo nga, glinaknain mo yung kasi akala ko maabasan naman tayo ng kuan. Oo, grabe talaga. Hindi, sa lahat ng mga gusto ding mag-share or mag-open up or magsabi ng kanilang saloobin tungkol dito sa pinagdadaanan ni Alexa, please use the hashtag PBBKumuLoveYourself. At alam mo yung maganda talaga sa
nangyayari ngayon sa media. Dati kasi, di ba, ang standard ng beauty, payat, maputi, matangkad, ganyan. Ngayon, iba't ibang itsura, iba't ibang klase ng nakikita natin, iba't ibang klase ng kagandahan, sineselebrate. Kaya, yan ang isang bagay din naman na magandang nangyayari ngayon. Whether mabigat ka, whether super payat at tikling ka, whether maputi ka, maitim ka, lahat yan maganda. May matangos ang ilong mo or hindi ka matangos ang ilong, meron pa rin kagandahan on that side. Ay, diba, Ate B? Ganito, no? Eto na, balik na tayo sa kwento. Hinga na naman tayo, Melay. Dahil magbabalik na ang kwentuhan sa baho, PBB. Okay. Baho, diba? Lunch mo? Charing natin. PBB, cool, love yourself. Let's go. Kapit na kaibigan si Ian ang isa sa pinagbuksan ni Alexa tungkol sa malalim na pinagdadaanan. Alexa, bakit ka nagkaroon ng ganyan? Hindi ko alam. Siguro simula pagkabata, lagi na lang ako taba. You think you're fat ngayon? Fat, yes. Di mo ba nakikita after kumain? Sinisilip ko yung tiyan ko sa salamin. Yung BDD or body dysmorphic disorder ay isang elevated feeling of insecurity tungkol sa kaanyuan natin and a dislike for one's physical appearance. Every morning, una kong ginagawa at tinitignan ko yung sarili ko sa salamin. Tapos malulungkot ako kasi hindi ko gusto yung nakikita ko. Kailangan natin maintindihan, no, na iba yung normal insecurities. Sa normal insecurities natin, nababother nga tayo, nadidisturb. Pero we can let it go. Whereas sa BDD or body dysmorphic disorder, doon sila obsessed. Doon sila nagpo-focus. Alam naman to ng mom mo, diba? Sila kanikwento mo yun for her school. Oo, iniiyakan namin pareho yan, pero hindi niya alam na ganito na yung nararamdaman ko because I'm strong. Alexa, sobrang ganto. Hindi ko alam. Anong nangyari? My career. It's just the constant, always reminder na ang taba niya, magpapayat siya, magpapayat ka pa. Pero alam mong normal naman yan sa industriya, masabihan ng ganyan. Alam ko. Cause would be something environmental or situational. Like for example, yung sa entertainment industry, alam naman natin na yung value sa entertainment industry ay yung physical na itsura, yung good looks. And syempre, nakakapag-pressure yon sa tao. And sa taong may risk ng BDD, lalong lumalakas pa dahil sa pressure to look good. Di ba sabi ko may kanya-kanya naman tayo? Alam ko. Strength. Alam ko. Alam mo meron kang strength na wala naman yung iba. Yes, I know all of that. Oh. And I know it's petty. Dahil sa katawan mo? Yes. See, this is why I told Kuya ayoko sabihin kahit kanino kasi ganyan ang reaction. Ang tendency ng taong nakikinig, no, sa may taong may BDD ay i-dismiss yung nararamdaman ng tao. Mm-mm. And to minimize it. Sipin nyo, para akong tanga. Hypocrite. Fishing for compliments. But no, I don't care. Kahit sabihin yung lahat na ako pang pinakamaganda sa buong mundo, hindi ko yun mapapaniwalaan kasi hindi yun ang tingin ko sa sarili ko. It's very important for the housemates to learn how to help Alexa. Just to listen to her, kahit nag-rant siya tungkol sa sarili, just listen to her non-judgmentally. I'll be fine. I'll be okay. Thank you. That's all I need.
I don't want to burden you with this, okay? Don't worry about it. Dahil sa pinagdadaanan, si Alexa ay nasa regular na pagsubaybay ni Doc Randy at maging ang housemates ay patuloy na nagpapakita ng suporta sa kanya. Na, tinatawag ako. Hey, baby, Alexa. I'm gonna shower you with a lot of love. I would like that. Problem ni Alexa, ang hirap intindihin. Parang hindi nagmamatch sa sinasabi niya, sa actions niya, at sa personality at itsura niya. Kasi people really just project na kaya minsan nga ganito sila. Pero deep inside, sa deep inside, wag matutulog, ganyan. Kaso, hirap talaga. Hirap din talaga. How are you? I'm okay. Better than kanina? Yeah, better naman. Na-release mo na ba yung kailangan mo i-release? Yep. We just have to listen. Sometimes they have to let it out lang talaga. Kailangan thinking out loud din sila na parang naririnig nila sa self nila kung ano yung nararamdaman nila para mas nagiging aware sila. I love hugs. I know you need hugs. These are what I absolutely need. Kasi honestly, you give this scary face eh. Alam mo yun? You're so talented, Alexa. Labas mo na lang dun yung mga feels mo. At sa ginawa nilang pagbabahagi noon, naikwento ni Alexa ang tungkol sa kanyang paghilom. I've had my breakdown a few days ago. Obviously, I'm not healed, but I'm going through that process and baby steps, getting the help that I need and trying my best to look at myself in a different light. If you don't love yourself, kami muna bahala. Susunod! Wala nang masihigit pa sa ina. Kahit ano pang award na napanalunan. Hello, Kapamilya Online Live. I'm sure pag nanonood tong nanay ni Alexa ngayon, hagulhul sa iyak kasi kaibigan ko din si Mami. Grabe yung... Kuya, ano bang balak mo sa Friday namin, ha? Nananahimik kami dito. Ano ba, Big Brother? Parang gusto niya talaga tayong yung tuluyan ng talagang humagulhol dito. Grabe talaga ang buhay sa loob ng bahay niya. Talagang minsan sobrang saya, minsan talaga grabe yung mga feels sa loob ng bahay. Pero eto, bago natin muling pag-usapan ang nangyayari sa loob ng bahay, pag-usapan naman natin ang nangyayaring botohan dito sa labas, sa outside world. So at this point, Mom Shimels, ipapasilip natin sa ating mga kapamilya ang current standing ng votes to save sa Kumu. So muli, pwede kayong bumoto sa Kumu or sa text, pero sa puntong ito, ipapasilip namin sa inyo ang inyong votes to save. Kagabi, nagsimula na, Ma'am Shimels, ang only vote or vote all you can. Hindi lang sa Kumu, pero sa text na rin. Ayan, ang ating votes to save. Grabe na yung ginap. Si Housemate 1, 9.5 million diamonds. Si Housemate 2, 8.5 million diamonds. Si Housemate 3, 8.1 million diamonds. At si Housemate 4, 7.7 million diamonds. Alam mo, sobrang lapit nito, Ma'am Shimels, kasi sa Kumu, ang bilis ng 1 million diamonds. So kahit na ganito ang ranking ngayon, pwedeng-pwede pa yan magbago. Pero eto naman kasi ang ating... Kasi vote all you can eh, sa Kumu. Yeah! Mabuto-buto lang kayo dyan. Talks. Eto naman, silipin na naman natin ang ating votes to evict. Again, yes, ito pa lang ang mga boto sa Kumu. Sa pagsasara ng botohan, i-merge ito sa ating votes from text. Kaya anything can happen. Naku, sino kaya si Housemate 1, 2, 3, at 4? Pero ayan na nga, si Housemate 1, 3.8 million diamonds ang BBE. Si Housemate 2, 2.3 M diamonds. Si Housemate 3, 1.2 million diamonds. At si Housemate 4, walang may gustong mag-evict kay Housemate 4. 178,000 diamonds lang ang meron siya sa BBE. Pero alam mo, Ate B, minsan masusurprise tayo niyan kasi kapag okay, kagaya na malapit na ang ilang hours na lang, talagang minsan tinatantad na niya ng boat. Uy, kaya yun ang nangyari last week. Last eviction. Ang tagal ko, 'di ba? Ang tagal ko na nagbabasa ng mga boto.
sobrang tagal na nung huling nag-switch within the episode yung ranking. Kasi last weekend, nung na-evict si Albie, si housemate B pa ang pinaka-mababang boto nung nagsimula yung show. Nung nag-last 1 minute left to vote at hanggang nagsara ang botohan, biglang nag-switch ang lahat. Kaya talaga, anything can happen. Yes, at talagang lahat ng yan ay dumadaan talaga sa maayos na proseso. Wala talaga yung halong kakuan dyan. Kasi lahat yan, tinitingnan talaga ng maayos, di ba, Ate B? Yes, so again, ang inyong vote sa Kumu ay equal to 10 votes. Bale, ang inyong text, kunyari mag-vote kayo ng 1 vote to save or 1 vote to evict sa Kumu, times 10, 10 ang power na yun. Kaya grabe talaga ang power ng ating community. Kaya naman, bumoto na kayo ng bumoto para sa mga housemate na gusto nyo pang manatili sa bahay ni Kuya. At syempre sa mga housemate na naman na ayaw nyo nang manatili at may issue kayo, sharing lang. Hindi, vote to evict nyo na rin. May power kayo ngayon, kaya go, 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 go. Grabe okay. Talaga yung vote to evict na yan. Nakaka-tense. Hindi natin alam kung sino nga ba sa ating apat na nominadong housemate ang tuluyan ng lalabas ng bahay ni Kuya. Andito naman yung kaba natin. Yung kaba natin na bukas, mag-eviction night na naman. So, yung lungkot, kaba, ay nako, laban lang tayo. Yes. Uy, bago tayo bumalik sa episode, gusto namin magpasalamat ni Enchong sa It's Showtime family at mag-congratulations sa kanilang 12th anniversary. Napakasaya maglaro ng Madlang People. Nakakapawis ng kilikili yung tension pala talaga. Oh, grabe, pero sobrang saya. So, maraming salamat. It's showtime. Yes, yes. Kaya naman, ito na, panoorin na natin ang ating episode sa next dito. Tara na, let's go. Saan? Ano ba, saan ba talaga? Sa panibagong araw sa bahay ni Kuya matapos ang ikalawang PBB game. Oh my God. Oh my God. Grabe naman yan. Oh my God. Sports ready talaga kami. Pero nung nakita namin yung hilera ng mga bagay, nagtaka na kami kung bakit may mga ganon. Sunod na lumipat sa activity area ang Jordan's Angels. How did they get that? Kaya yun eh. Diba? Guys, memorize dito. Kayo? Madam, oh, anak mo. Oh! Pangalan nila. Oh, Jane. Pagdating ng phenomenal altos. Oh my God! Oh my golly! SMVP? Pwede naman maano. Maya-maya. Housemates, ang nakikita ninyo ngayon ay ang mga simbolo ng mga maipagmamalaki ninyo sa buhay. Ngayong araw na ito, housemates, ay magpapahingan. Ba't sila natawa? Kaya naman, nais kong ibahagi ninyo isa-isa kung sino o ano ang mga sumisimbolo ng inyong mga tagumpay. Ang unang magbabahagi ay ikaw, Alexa. Grabe naman yung activity na to. Kuya, ha? Pero masarap sa feeling din at ibig kasi nakakapaglabas ka din. Sa ina. Kahit ano pang award na napanalunan ko, kahit ano pang achievements ko sa buhay, I always go back and celebrate my mother more than anything. Lahat ng sakit yes, na parang team building ko, siya at pinagdaanan ko. Parang retreat. Sila, no? Oo. Parang mas nag-exchange siya ng palangka letter, gano'n. A trillion times more than I. At mas naiintindihan nila isa-isa. Hindi yung puro sila parang kuwan sa isa't isa. Kaya, thank you, Mom. You are my real trophy at ipagmamalaki kita sa buong mundo that you are my mom and that I got the greatest one. Oh ay, God. Alam ko, hilak talaga. Marinig natin yan sa mga anak natin. Binitignan ko yung mga ano yung mga Tibi, baka hindi mo na ako doon ako sa siya. Bakit ba ako nandito? Nakalimut ako. Sila pala yung tropeyo. Share ko lang, dumating sa punto na
Si Mama gusto na sumuko. Si Mama napapagod na. Lagi na lang si Mama. Hindi man ako nagsasalita na, ano ba napapagod na ako? Ano ba nahihirapan na ako? Ano ba sawang-sawa na ako? Pero sinabi ko, ay, mahal ko pala to. Pamilya ko pala to. Tapos pangalawang, hiwalay ko sa partner ko. Sabi ko, ayoko na. Ayoko na. Nakakapagod na. Lumapit sa akin yung panganay ko, Ma, ikaw pa ba? Susuko ka? Nasaan na yung mama naming matapang? Yung mama naming palaban? Yung alam mo yun, yung gusto mo magsabi ng problema pero hindi mo magawa. Ika nga, nanay knows best, di ba? Ang gusto ko lang matunayan is yung si mama nandito lang. Hindi man matatapos yung laro at pagsubok ko sa buhay, pero si mama patuloy na lalaban para sa inyo. Sila talaga yung tropeyo ko. Anak na naman tayo. Iyak na naman tayo sa anak. Never mawawala. Bato, kuya. Gusto ko lang naman mag-enjoy na. Sabi natin sa opening, relax, diba? Pati sa nanay at tatay ko at sa buong family ko. Yun lang. Thank you. Abangan bukas. May special na misyon si Madam. Ikaw ang magiging katawan ng nanay ni Alexa. Oh my gosh! So, si... Lakad sosyal. Kuya, hindi ko alam kung paano lakad na sosyal. Alam ko lakad ng tondo lang eh. Gusto kong ipaalam sa'yo, nasa loob na ng bahay ko ang nanay mo. At sino nga kaya sa mga nominado ang tuluyan ang lalabas ng bahay ni Kuya? Lahat na yan bukas sa third eviction night ng PBB Community Season 10. Okay, ay, at least pinasaya tayo ni Kuya dun sa pa-ending. So kahit lugmok tayo, nag-emote tayo sa buong episode. Nung dulo naman ay nakaka-uplift naman. Medyo nakaakyat tayo kahit papano, Ate B. Ah. Na parang medyo hindi naman tayo sumadsa dun sa lungkot naman. Nakaganon tayo. Ayan na nga, Ate B. Laban na laban tayo. Ang dami nating nakuha na pulot sa episode na ito. At yun nga, yung hashtag ni Kuya for today ay PBB Kumu Love Yourself. Na sa totoo lang, pag tinignan mo, parang ano eh, parang ano ba yan? Siyempre, mahal mo yung sarili mo. Di ba? Parang hindi mo maisip na hindi. Pero ang dami talagang taong may pinagdadaanan na hindi makuhang mahalin ang sarili nila ng buong-buong-buo. Isa siya talagang proseso. And buti na buksan ni Alexa yung topic na to kasi napaka-importante nga. At kita naman natin na yung kanyang mga housemates, di ba, nandyan para umalalay, umembrace at makinig sa kanya. Ikaw naman, Mom Chinelles. Yes, hindi natin to pwedeng sabihin na, hala, ano ba naman yan? Hindi naman yan. Ano man? Hindi. Ang kailangan lang natin ay makinig at bigyan ng warm hug ang ating kapamilya or kung sino mga mag-open up sa atin ng ganyan. Kasi tayo naman ay, I'm sure na may swerte tayo at hindi tayo nakaka-experience ng ganyan. Thanks be to God sa iyo at talagang hindi mo na-experience ng ganyang kalungkot. Pero dapat ikaw din mismo na ng mga nanonood ngayon, ng mga na itingnan nyo rin, intindihin nyo rin. Dapat marunong tayo ngayong panahon na to na mas umintindi kaysa magsabi ng hindi naman kaaya-ayang salita. Diba, Ate B? Totoo yan. Totoo yan. At may narinig nga ako recently na kapag daw may kaibigan or may kapamilya na mag-open up na ganyan, minsan kasi iniisip agad natin, kailangan ko mag-advise ng maganda. Kailangan ko na may masasabi ako. Hindi daw ganon. Minsan daw, ang pinakakailangan lang talaga nila is may makikinig sa kanila. Kahit wala tayong sabihin, basta tayo makinig na tulad ng sinabi ni Doc, yung hindi tayo nag-judge, makinig lang. Yun ang important. Kung hindi ka marunong makinig, ito lang una mong gagawin, mag-tutuloy. Check na. Hindi pala marinig, oh. Magkutunbaz ka, baka hindi mo may something sa tenga mo. Para, hindi, kailangan talaga ang gagawin natin, lalo na sa panahon ngayon na marami tayong pinagdadaanan.
At malapit na magpasko o hindi man magpasko, dapat love lang tayo. Andito tayo para sa isa't isa. Kayo mga kapamilya, community, ano yung favorite moment mula sa episode na ito? I-comment nyo lang yan. Pero syempre gusto din natin sabihin sa ating mga kapamilya na meron tayong ongoing na Community Decides. Magbagsak kayo ng virtual gifts sa PBB House account para sa ating question of the day na sinong gusto niyong makasama ni Brenda para sa kanyang vlog. Ay, may vlog project si Brenda. As of this afternoon, ang pinakamaraming boto ay si Ian. Ayan, keep on voting mga community dahil meron pa kayong time until 8 a.m. tomorrow to decide. Kaya, vote lang. Unlimitedly. Oh, at syempre, unlimited talaga ang boto ng ating mga house ng ating mga community sa mga nominadong housemates. Kaya i-go niya 'yan. Uy, 7 p.m. pala ha, magsisimula ang musical jamming ng mga housemates. Exciting 'yan. Oo. Yes, kaya wag niyong palalampasin 'yan. After namin yung Ate B, mag-ilagay niyo na 'yan diyan kung saan man kayo ang cellphone niyo or ang TV niyo kasi talagang ating mga celebrity housemate ay ready na to perform. Yes. Uy, gusto din natin magpasalamat sa lahat ng ating community members ngayon na nagbagsak ng diamonds. Dahil nga si Kuya ay merong jamming tonight, 7 p.m. Medyo marami siyang kailangan ihanda. Kaya thank you sa lahat ng nagbagsak ng virtual gifts. Sa Monday po, babawi kami at makakaakyat kayo dito sa aming stream. So thank you sa lahat ng nagbagsak ng virtual gifts today. At para sa ating mga kapamilya na hindi naabutan yung episode tonight, whether nasa work kayo, nag-aaral, don't worry, pwede pa rin kayo maging updated sa latest happenings sa bahay ni Kuya. Please watch this. PBB din? Mag-PBB 2 times a day! Abangan ang fresh episodes ng PBB Community Season 10 Celebrity Edition Lunes hanggang Biyernes tuwing 5:45 p.m. At ang PBB Celebrity Edition replays tuwing 11:10 p.m. Twice the fun! 2 times a day! Sa Pinoy Big Brother Community Season 10 Celebrity Edition sa ating Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Ayan na nga. Ay, akala ko naka-off. Yeah. Sorry. So, ayan na nga. So, what are you waiting for? Go. Diba, TV? Yes, alam mo naman, kapag work from home, minsan may mga kinakausap na mga Junakis off-cam at mga pinagbibilinan. Pero eto na nga, join nga kayo sa PBB Kumusikahan Jamming Night at makikanta sa ating yes. Celebrity housemates. Uy, nakakatuwa talaga. Mamaya yan, 7 p.m. to 9 p.m. So tulad na sinabi natin kanina, habang nagdi-dinner kayo or nagdi-dessert, nagkukwentuhan magkakapamilya, pwede nyo i-background music. Yung musikahan, ano ba to? Kumusikahan Jamming Night ng mga housemates. At syempre, Go, Ma'am Shimels. Siyempre, Ate B, kailangan talaga nila magbagsak din ng kanilang mga virtual gifts para talaga yung binagsak nilang virtual gifts mapupunta yun sa handa ni Madam Inots. Kaya, the more bagsak ng virtual gifts, the more handa sa birthday ni Madam Inots. Kaya, vote lang kayo. Kasi magbagsak. Unless gusto nila na walang handa ang birthday ni Madam. Siyempre naman hindi. Diba? Napaka-espesyal na isang birthday sa loob ng bahay ni Kuya. Kaya pag pinanood nyo yun, go at bagsak ng virtual gifts. Pero syempre sa ating mga community ngayon na mga teens at sa ating mga
highest gift, sir. Huwag kayong mawala ng pag-asa ngayong araw na to because mayroon kasi tayong mga ginagawang mga kabisihan this time. Pero next week, patuloy pa rin ang ating mga nakasanayang gawin araw-araw. Kaya naman, yes, mag-live stream lang kayo, magbagsak kayo ng mga virtual gifts. At syempre, sama-sama pa rin tayo dito. Makakasama nyo pa rin kami ni Ate B, ako at saka si Enchong. Yes, at syempre, reminder, bukas na ang ating eviction night. Kaya kung gusto nyo iboto ang paborito nyong nominadong housemate, a reminder to please vote and please watch this. Sino kina Benedicts, Chi, Ian, KD? Ang gusto mo pang i-save at sino ang gusto mo nang i-evict mula sa bahay ni Kuya? To vote, text BBS, name of housemate, and send to 2366 or send virtual gifts to save on Kumu para sa gusto mo pang maging parte ng community. BBE, name of housemate, to 2366 or send virtual gifts to evict naman para sa gusto mo nang lumabas ng bahay ni Kuya. Pinoy Big Brother Celebrity Edition. Ayan na naman ang 7. Narinig ko naman. I love it. Kaya naman, what are you waiting for? Iboto nyo na ang inyong mga paboritong housemate na gusto nyo pang manatili sa loob ng bahay ni Kuya. Siyempre, ang mga nominado natin dyan ay si Benedict, si Ian, si Chi, at saka si KD. Ayan, please, please, iboto nyo na. Huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Huwag kayong mag-last minute tomorrow para masave pa sila. Pero may power din kayo magpa-evict. Kaya naman, vote to evict naman kayo kung sino ang gusto nyo umalis sa bahay ni Kuya. Grabe yung kaya gusto kong paalisin. Hu-hu-hu. Nakakaiyak yun, Ate B, no? Pero wag naman. Botohin nyo na sila Ian, Chi, Benedict, and Katie. Yes. Sana yes, nag-enjoy kayo sa ating chikahan at kulitan. Pero syempre, kung bitin pa kayo, gusto nyo ng more fun and GV, eto na ang schedule nyo. Muli, 7 to 9pm ang Kumusikahan Jamming Night ng mga housemates. Tapos, pahinga lang kayo ng konti. Tapos, 10pm, log on ulit kayo kasama ni Robbie D para sa PBB Community G sa gabi. Syempre, si Robbie ang bahala sa lahat ng mga coins. Magbagsak kayo at kayo, baka kayo ang manalo ng Kumu Coins mula kay Robbie D. Iba talaga si Robbie, no? Yes, iba talaga si Robbie. Siya talaga ang hari sa gabi. Pero syempre, kung nakalimutan nyo naman, mapapanood nyo pa rin ang replay ng episode kanina, Monday to Friday pa rin yan, 11:10 p.m. sa Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live, at join na rin kayo sa TVB Kumusikahan. Kagaya na sinabi ni Ate B, 7 p.m. after namin, diretso na agad kayo doon at makikanta sa ating mga celebrity housemates ngayong gabi, 7 p.m. to 9 p.m. Yes! Happy Friday, mga kapamilya, PBB Community, Ma'am Shimels, happy Friday sa'yo! Happy Friday, Ate B. Enjoy! Yes. I love you, Lucia and Carmen! Oh, I love you, Mela and Stella! Ito na, happy Thank weekend! You, ako po ang dating border ni Kuya, Bianca Gonzalez. At ako naman si Ma'am Shimela, and we are very happy sa inyo. Ingat kayo lagi, keep safe everyone! Have a happy weekend! Yes! We'll see you next week dito lang sa Pinoy Big Brother Kumulitan! Bye! Dito tayo para